Christmas! Ay, exchange Pareho gift. Tayo may gift, oh. May dalawang regalo. Pwede bang akin na lang itong dalawa? Pwedeng-pwede, okay, diba? Okay. Merry Christmas, Admiral. Merry Christmas. Merry Christmas din sa inyong lahat. Merry Christmas sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Yanang Marino. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng mga kamarinong nakatutok po sa atin ngayong araw na ito. Admiral! Yes. Teka muna, good morning muna ako. Oh, good morning muna ako sa beauty. Yon, yun ang gusto ko. Kaya tingnan mo yung binigay niya sa akin, kick talaga. Oh, alam mo, sweet. Kahit na chocolate na medyo maitim, hindi naman katulad mo na maputi. Ah, okay. Buti na lang. Niliwanag ni Admiral. O ako naman, alam ko ikaw ay healthy, di ba? Yeah. Kaya cheese and crackers at grapes ang ating ibinigay kay Admiral. Well, anyway, sa lahat po ng ating mga kamarino, today is December 24. Pag 24, ano yan, Admiral? Ay, medyo noche na yan mamayang gabi. Ah, hindi ba noche buena? Ganun din. Good evening, itaka middle of the evening naman. Ah, middle of the evening. Sige. At dahil today is noche buena, ready na ba ang lahat ng iahanda nyo para mamaya? Alam kong hindi ka naghahanda. Si Mrs. Santos yun. Eh, sa ating mga kamarino, sabi nila, meron. Ayan. Ikaw ba, Admiral? Sa inyong bahay ba? Anong hinahanda ninyo? Pag Christmas Day, chicken. Pasta. Wow. Ang sarap, ha? Masarap-sarap yan. May hamon. Meron, siyempre. Ayun. Laging kasama ang hamon talaga, eh. At saka may pechalad, mga ganyan. Puchalad. Pang New Year yun. Pang New Year. Kasi maraming kulay. Ah, maraming kulay. May ganun pala yun. May kulay-kulay na nalalaman. At bilog-bilog. Pag New Year. Next week pa yung New Year natin. Ngayon naman, syempre, mga cheese, ham, regalo, diba? Pero alam mo, Admiral, sa lahat ng ating mga episodes before at now, siguro ngayong episode natin, kakaiba. Bakit? Dahil nga ang episode natin ay naka-concentrate sa totoong may birthday. Siyempre, oh. At yun ang tunay na meaning ng Pasko. Yun. Hindi si Santa Claus. Hindi. Kasi minsan ikaw si Santa Claus, eh. Santa Claus sa Maap, Santa Claus sa Amos. Ano yung Santa Claus? Maraming kumakatok sa kanya, Santa Claus. At hindi ho talaga kay Admiral yun. Ang talagang may birthday ngayon ay si... Jesus Christ. Yes! Today is very, very special because we are going to know more about Jesus Christ. Yes. Kaya, all aboard tayong lahat dito lang sa... Yan ang Marino Christmas Special. Right. This is Kuya Norman from Word for All Nations, and it is my joy to walk through with you and talk about Christmas. Today, dito sa mundo natin, iniisip natin, sobrang gulo, may patayan doon, yung mga news sa ating economy, medyo nakakatakot. At I have a good news for you, meron pong magandang balita ang Panginoon dito sa atin. And I would like us to take note of this, ang sinabi sa Luke chapter 2. Verses 9 up to 14. Basahin ko ito sa English, ha. Sinabi niya, "An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.'" Wow! "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heavens, and on earth peace to those on whom His favor rests." Now, two things na gusto kong i-ponder ngayon. Yung una, yung peace. Ang pangalawa naman, ang favor. So, pag sinabi kong peace, seemingly mayroong problema sa atin, no?
meron tayong takot sa anong mangyayari sa buhay natin, sa ating family, sa ating economy, sa ating pamilya. What about sa atin, mga tatay o mga nanay, iniisip natin yung mga anak natin, ano ang future nila? So kung ganun po ang iniisip natin, wala tayong pag-asa, wala tayong peace sa ating puso, may good news tayo dyan. Ang Pasko po ay nagbibigay sa atin na itong dalawang bagay na dapat natin mapansin. Una, ang kapayapaan. Can you say that with me? Kapayapaan or peace. Sa Bible po, pag sinabi natin kapayapaan, shalom in the language, sa old language. At ito po ay sinasabi na there is nothing broken, nothing missing. Meaning, ito po ay whole. Yung buhay natin ay buo. Can you say that with me? Buo. And so, ang Christmas po, nagpapahayag po ang anghel. Ito po ay joy to the world. Bakit po? Siyempre naman, pag may kakaroon ka ba ng wholeness sa buhay mo. Pag sinabi natin wholeness, ibig sabihin nun, meron kang rest, nakapagpahinga ka, meron kang healing sa katawan mo, sa spiritual mo, lahat po, sa relationship, sa businesses, yan po. Dahil doon, dahil sa message ng Christmas, magkakaroon tayo ng wholeness or shalom. Wow! Can you say that? I believe that and I receive it in my life. Pangalawa, favor. Now do you see? Favor, pag sinasabi natin favor, that is gracia. May mga bagay tayo na hindi nabibili ng pera. May mga bagay tayo na hindi natin pwedeng palitan kahit ginto o pilak or whatever. But the good news is, ang Bible nagsasabi sa atin na meron tayong favor. Wow, can you say with me favor? Can you imagine if you go to a place na wala kang kilala at merong mga stranger na nagsasabi sa inyo, halika, can we help you? And that is favor. Ganun din ang Panginoon. You know, ang pinakamagandang pabor na binigay sa atin is that tayo ay pinanganak na makasalanan. But there is a favor in the message of Christmas. Jesus, the word Jesus means, you are forgiven of your sins. So, ito po ang ating bahagi sa inyo ngayon sa Christmas. Ito po ang kapayapaan at favor. May this be a blessing sa atin. Sabihin nga natin, tanggapin ko, Lord, ang inyong kapayapaan and favor. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much and Merry Christmas to one and all. Hi, good morning everyone. We're the young people from Word for All Nations International. I'm Gian. My name is Kenny. And we're here to greet you a very Merry Christmas. Yes. And today, we would like to take this opportunity to just share to you and to talk to you about the meaning of Christmas and what this means to us. Amen. So it's very important for us to know the true meaning of the season, right? Kasi ang hirap naman ang sineselebrate natin yung isang bagay na hindi naman natin alam kung ano yung meaning. Tama, yeah. So it's very important. So the meaning of Christmas for me is like the message that I am getting when we celebrate Christmas, mm-hmm. is it's a message that brings hope to every one of us, and also a reminder that Jesus came to save the world, and this is the greatest gift that we receive from the Father. In John 3 verse 16 to 17, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life." Mm-hmm. It says in verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." So as you can see, that's the real meaning of Christmas. That's the message that we want to relay to every one of us. This is a good news. Mm-hmm. That's the good thing about God. When He said that He's giving us His salvation for free, totoo yun, mm-hmm. di ba? Ang kailangan mo lang gawin is to receive Him. Okay. Believe and receive that Jesus died for your sin and you have it. Yes. Amen. It doesn't matter who you are. What matters is who He is. Yes. Right? So, if you want to receive this gift, you just need to accept it. Yes. Amen. Yeah. So, and that's all? Yes. I believe that everyone is blessed, mm-hmm. and may Jesus be with you forever. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Blue here.
Ready? Huli do dapat! Yes, sir! Go, go, go! Matipid. Dahil maraming mapipinturahan. Red team, go, go, go! Yes, sir! Colorful. Sa dami ng ready-to-use colors na pagpipilian. Sir, may problema. Madaling linisin yan. Semi-gloss, kaya madaling linisin. Bida ka sa Davis MCS Semi-gloss. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil, Amusub cares. Wellness Diagnostic Center is a secondary laboratory, no? We are DOH accredited. From the name itself, wellness, no, we can cater to both sick and well patients. So our tagline is investing in health through affordable testing. Okay, primarily we offer annual physical examination for corporate employees. We also have pre-employment medical examination. This is a secondary lab, so we also offer mga basic tests like CBC, serology, tests for the kidneys, diabetes. We also have an X-ray machine. We also have an ECG para sa cardiac, no, monitoring. We also offer drug testing. We also offer RT-PCR and COVID antigen test. But we also offer vaccinations, no, like flu vaccines, pneumonia vaccines. For those who are interested, they may contact us through our mobile number. It's 0991-440-0749 or through our email address, wellnessdc@gmail.com. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Narito po ako ngayon dahil nais ko po na mag-share sa inyo ng salita ng Diyos patungkol po sa Kapaskuhan. Ano ba talaga ang diwa ng Pasko? At bakit po natin ito ipinagdiriwang? Nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa Banal na Kasulatan. Sa Lucas chapter 2, verse 8, ang sabi po niya rito, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Alam po ninyo, ngayong kapanahunan, tuwing Pasko po, ay lahat po tayo nagse-celebrate. Ito po ay isang magandang balita para sa atin na dumarating na naman ang Kapaskuhan. Ngunit alam po ba ninyo, nung panahon na yon, nang isilang ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng anghel ay meron siyang daladalang magandang balita. At ano ang magandang balita rito? Yung pagkasilang ng isang sanggol na siya ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Ang katanungan po natin eh, yun ba yung magandang balita na hanggang ngayon ay naririnig po natin? Ipinagdiriwang po ba natin ang magandang balita ngayon? Ano po ba ang dating sa atin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Alam po ninyo, ngayong Kapaskuhan, maaaring iba-iba, talagang iba-iba ang pananaw ng mga tao kahit po nung unang panahon. Bakit po? Sapagkat ang mga Hudyo naghihintay ng tagapagligtas. Pero maaaring sa kanila ay isang fake news lamang ito, hindi magandang balita. Bakit? Ang inihintay nila ay isang hari na darating. Pero ito, dumating, ipinanganak pa sa isang sabsaban. Alam po ninyo, ganun din ang pananaw ng maraming tao sa mundong ito ngayon. Na kumbaga,
nagse-celebrate sila ng Christmas, pero alam niyo po ba, hindi kasama si Kristo sa kanilang celebration. Yun po ang isang bagay na nakakalungkot. Pero dapat, i-celebrate natin si Kristo ngayong Kapaskuhan. Bakit po? Sa pagkasabi niya, ito yung magdadala ng kagalakan sa bawat isa sa atin, yung magandang balita na merong isinilang na tagapagligtas. Praise God, hindi po ba? Kaya ngayong Kapaskuhan po, habang i-celebrate natin yung season, dalawa po kasi ang pananaw ng maraming tao ngayon. Ang i-celebrate ng iba, yung season lang. Hindi nila i-celebrate si Jesus. I-celebrate po natin si Jesus. Sa Christmas party po natin, imbitahan natin si Jesus sapagkat siya po ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas party. Hindi po ba, kung minsan, ang iba nga, pag sinabi mong Christmas, sa iba, good news. Bakit? Iniisip nila, may mga bonus, may mga matatanggap na mga regalo, magkikita-kita, may mga reunion, may mga Christmas party. Yung iba naman, para sa kanila, ang Pasko, dumarating, sabi nila, malungkot ako. Bakit? Sapagkat hindi ko nakamtan yung mga pinangarap ko ngayong taon na ito sa aking buhay. Bakit ganon analang ang pananaw ng tao? Dahil hindi niya nakikita ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Pero kung makikita mo yung isang napakagandang balita na binalita ng mga anghel, alam po ninyo, magdiriwang ka. Bakit? Sapagkat dumating na ang iyong tagapagligtas. Ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, naniniwala ako na narito na ang iyong tagapagligtas. Ililigtas ka anuman ang nangyayari ngayon sa iyong buhay. Praise God, hindi po ba? Ipagdiwang po natin ang ating Panginoong Hesus. Ipagdiwang natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ipagdiwang natin ang kagandang loob ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na hindi natatapos. Praise God! Maraming pong salamat at yun lamang po ang nais kong isa sa inyo. Lagi niyong tandaan, dumating na ang ating tagapagligtas. Kailangan natin si Kristo sa ating mga buhay. Bakit po? Siya ang katugunan at siya ang dahilan kung bakit natin i-celebrate ang Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Today, we would like to share to you something about Christmas that we learned from Sunday school. Yes, Christmas, as we all know, is one of the most exciting seasons of the year. If you ask children like us, what makes us excited about Christmas? Well, of course, the gifts we often receive during the season. Am I right, Vera? Yes, that is true, Ate. We are excited to receive gifts from Christmas and also to attend Christmas parties and eat delicious food in Christmas Eve. But do you know that the most important reason for Christmas has something to do with the gift too? Yes, Vera. Christmas is a celebration of the birth of Jesus Christ. And Jesus is God's gift to humanity, to all of us. It says in John 3 verse 16 in New Living Translation, "For this is how God loved the world. He gave His one and only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Yes, that is right, Ate. And He is the best gift we could ever receive in our entire lives. Actually, we are nothing without Him because it says in John 14 verse 6, Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. No one can come through the Father except through me." So you see, Jesus is the gift from the Father, and He gave Jesus to us. So everyone who believes in Him will not die, but will live forever with Him. There is no other way to the Father but through Jesus Christ. And that is why Jesus had to be born. So this Christmas, may we all remember that this season is not only about the gifts we are excited to receive from our loved ones or from our ninong and ninangs, our friends and relatives. It's also not just about the delicious food we eat on Christmas Eve, nor the exciting parties we attend to, but that this season is about Jesus Christ, God's gift to all people.
right, Vera? And just like other gifts, Jesus is meant to be received. Vera and I did. This Christmas, we hope that you all receive wonderful and exciting gifts from your loved ones, relatives, friends, and especially, we hope that you receive the best gift you can ever have in your lives, that is no other than Jesus Christ, the star of the season. We also hope you will make a room in your heart for Jesus and just say, I receive you, Jesus, as the best gift I ever received in my life. Today and forever, I believe in you. Amen. Thank you for having us. Thank you for having us. And Merry Christmas to everyone. Bye. Bye. Merry Christmas. Blue here. Red here. Will you do dapat? Yes, sir! Go, go, go! Matipid. Dahil maraming mapipinturahan. Red team, go, go, go! Yes, sir! Colorful. Sa dami ng ready-to-use colors na pagpipilian. Sir, may problema. Madaling linisin yan. Semi-gloss, kaya madaling linisin. Bida ka sa Davis MCS Semi-gloss. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga. May kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalika. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil, Amusub cares. Wellness Diagnostic Center is a secondary laboratory, no? We are DOH accredited. From the name itself, wellness, no? We can cater to both sick and well patients. So our tagline is investing in health through affordable testing. Okay, primarily we offer annual physical examination for corporate employees. We also have pre-employment medical examination. This is a secondary lab, so we also offer mga basic tests like CBC, serology, tests for the kidneys, diabetes. We also have an X-ray machine. We also have an ECG para sa cardiac, no, monitoring. We also offer drug testing. We also offer RT-PCR and COVID antigen test. But we also offer vaccinations, no, like flu vaccines, pneumonia vaccines. For those who are interested, they may contact us through our mobile number. It's 0991-440-0749 or through our email address, wellnessdc@gmail.com. Sa mga mahal naming miyembro ng AMUSUB, inyong mga pamilya at sa mga kaibigan at katuwang natin sa ating industriya, isang maligaya, mapayapa at mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Sa ngalan ng lahat ng umubuo ng AMUSUB, sa iba't ibang service units at pasilidad dating sa Manila, Cavite, Cebu, Iloilo, Davao at sa Bacolod, ang pinakabagong miyembro ng ating lumalaking pamilya, taos-puso po namin kayong pinapasalamatan at kinikilala sa walang humpay ninyong pagsisikap at pagpupunyagi sa paglayag para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya at sa mga napakalaking ambag ninyo sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi matatawaran ang inyong sakripisyo at serbisyo. At ang hiling po namin para sa inyo ngayong Pasko ay mas umaapaw pang pagpala mula sa Diyos para sa inyo at inyong mga pamilya. Patuloy po namin sinisikap na mas mapalawak at mailapit sa inyo ang serbisyo ng AMUSUB. At makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po namin ipaglalaban ang karapatan at kapakanan ng bawat marino. Muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mabuhay ang Pilipinong mandaragat. Sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko sa Bicol, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas sa misis ko, sa mga anak ko, lahat sa mga pamilya ko. Merry Christmas.
Merry Christmas and Happy New Year to my family, Pagum City, Davao del Norte. Merry Christmas sa mga kapatid ko sa Malaria, Barangay 185, at sa mga pinsan ko sa Bulacan. Merry Christmas and Happy New Year. Hello po sa mga kamag-anak ko po sa Iloilo. Dito po ako ngayon sa Pisda. Merry Christmas and Happy New Year po. Happy New Year, Christmas po. At ano, mati ko yung bigong ko po. Ilan po. To all, my friend, family in Iloilo, around here in LERC PWD community, LERC Urban Farm, at sa lahat po, Merry Christmas. Hello, good morning po sa lahat. Binabati po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Nandito po ako ngayon sa LRC. Nagkakanta kami ng training sa TESDA. Kamusta kayo mga kamag-anak ko sa Surigao? At yung mga ko-tiktoker ko, kamusta kayo? Merry Christmas sa inyo and Happy New Year. Admiral, ang daming bumati. Mapa-seafarer man, hindi man sila seafarers, di ba? Basta talagang kailangan bumati ngayong Pasko upang ipakita yung ating pagmamahal sa kapwa, sa kapwa kasamahan natin. That's very true. At maraming salamat po ha mga kamarino sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa tuwing Sabado ng umaga. Sa mga kamarino natin dyan na nasa barko, nako, Merry Merry Christmas na lang. Pwede naman kayo mag-FaceTime, Viber, WhatsApp, kung ano-ano man. May at, party sila dyan sa barko. Paano? Naglilitsyon sila. Ay, nako! Basta may Pilipino. Ayun. May lechon. At pag may Pilipino, may handa. Yeah. At laging may celebration. Correct. Kaya we wish you all a very, very, very Merry, Merry, Merry Christmas. At again, mula sa ating mga narinig kanina, maraming salamat sa may kapal, sa biyaya ng buhay. Happy birthday, Jesus Christ! Happy birthday, Jesus Christ! Hindi po kami magsasawang paglikuran kayo at tatiran ng mga kwento, ng inspirasyon at pag-asa. Kaya maligayang Pasko sa inyong lahat. At para sa mga karagdagang update sa Maritima, syempre, nandito pa rin po ang ating Facebook, Yan ang Marino, at syempre meron din tayong live streaming ha. Sa YouTube, mapapanood nyo pa rin po ang ating programa, di ba? At meron din tayong ptvnews.ph/livestream. Aba, mapapanood din tayo sa YouTube, di ba, Admiral? Yeah, kaya pwede kayo mag-comment, like, kahit anong gusto ninyo, pwedeng-pwede yan. Alright? Nako, hanggang sa muli na. Paano ba yan? Next week, may part 2. May part 2 tayo. Correct. Ang part 2 naman natin, of course, continuation ng part 1. Ganun talaga, di ba? Continuation ng part 1. But, dyan lamang po kayo ha, dahil yung part 2 natin, mas malaman, mas marami kayong matututunan. Di ba, Admiral? Ay, syempre, hindi mawawala ang mensahe po ng presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific and of course, the Executive Vice President of the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, none other than Admiral Eduardo Santos. Ano pong mensahe niyo, sir? Salamat, Mare. Yung mensahe ko for everyone, sa ating mga kasamahan sa trabaho, sa Maritima, sa mga kadete, sa pamilya nila, lahat ng nagsusubaybay dito sa Yan ang Marino, ang hiling ko lang at ang panalangin ko sa lahat that we love, all have a blessed muna. Blessed, happy, and a peaceful celebration for this Christmas. And of course, huwag natin kalimutan ang totoong ibig sabihin ng Pasko. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Merry Christmas! Part 2! Yeah. Next week po yan. Bye everyone! But for now, Anchor's away! Bye! Merry Christmas!